You are now watching Showbiz Now, your daily showbiz update. Kamakailan lamang ay kinumpirma ng kolumnista na si CRISTY FERMIN na buntis talaga ang aktres na si AJ RAVAL. Bagay naman na inalmahan ng ina nito. Narito ang pagbabahagi ng bandera. Pinalagaan ni Nanay CRISTY FERMIN ang cryptic post ng biological mother ni AJ RAVAL na si Alisa Alvarez sa kanyang Facebook page sa CRISTY FERMIN at Radio 5 sa 92.3 News FM. Ito ay kasama nga niya si Romel Chica. Ayon kay Ginang Alisa, mabuhay po tayo ng mapayapa na walang pakialam sa buhay ng iba. Linisin ko muna itong FB ko, mukhang bibisitahin naman ang mga marites, palit DP kailangang maganda ko. Tapos, iglisin ko na mga post ko. Wait nga, open ko na rin ang messenger ko para maaway nyo ko kasi baka di naman makatulog ang mga taong to. May kinalaman ang post na ito ng ina ng Viva Max Sex Star dahil sa isyong nagdadalang tao ito, nalaman siya ng mga balita sa pahayagan, online shows at showbiz website. Ang batikang manunulat na si CRISTY FERMIN ang unang nagbalita tungkol sa kalagayan ni AJ na buntis si at si Aldo Rabrenica ang ama sa radio show nila ni Romel Chica na CRISTY FERMIN at sa Showbiz Now na sa kanilang YouTube channel na kasama naman ulit si Romel at Morley. Itinanggi nga ni AJ nagdadalang tao siya na ang rason kung bakit hindi siya nakapag-shoot ay dahil na rin meron siyang COVID-19. Base rin sa sabi ng manager niyang si Jojo Veloso na nakausap naman din ng ilang mga kolumnista at ng bendera sa media ko na huwag mong agawin ang akin na ginanap sa Botelho Estancia ay nasa hospital nga ang dalaga at magpapa-interview sa darating na linggo. Ayon kay Nay Christy ay napunod niya sa One Balita ang pahayag ni Jeric Raval na ama ni AJ. Sa inyong mga manunulat at host na sabi ni Jeric, kapag nasa showbiz ka, artista ka, dapat talagang matibay ang dibdib mo at kailangan talagang mahabang pangunawa. Matagal at ilang dekada na ang artista si Jeric Raval na mahal ko at mahal mo din kahit kailan hindi ako ginawa ng palso ng taong ito. Pero umikse na itong nanay ni AJ, si Alisa Alvarez, yung tunay na ina ito ni AJ. Ito lang po ang gusto naming iparating sa inyo. Una, hindi po kami galit kay AJ. Mahal namin ang kanyang ama at kapag mahal namin ang tatay o magulang, may extension po iyong pagmamahal sa anak. Kayo, Alisa, po ay hindi pa namin nakikilala ng personal, pero dapat lalo nung panahon ng bardagulan ni AJ at saka ng fans ni Kylie, dapat po ay alam ninyo kapag nasalang na sa ganito si AJ ay dahil public figure siya. Ako rin po siguro kung may anak akong babae bukod kay Bulak, talaga magagalit din siguro ako kapag alam ko naman na hindi nagdadalang tao ang anak ko. Pero ang laman ng mga pahayag ay nagdadalang tao siya. Tama po yun. Hindi po kapitbahay ang susuporta sa anak nyo kundi kayo. Pero pakitanggal po yung huwag pakailaman ng buhay ng iba dahil hindi nyo po diretso na huwag pakailaman ng buhay ng anak nyo. Dapat ganun. Alam nyo po, hindi pwedeng hindi pakailaman ng mga basher maging ang mga manunulat, maging ang mga ganitong programa sa buhay ni AJ. Kung aalisin nyo po siya sa pag-aartista at privado na siya, may karapatan po kayong magalit. Pero ngayon po, public figure si AJ, binuksan po niya ang pintuan ng kanyang buhay para pasukin ng publiko. Sabay po nating pangaralan si AJ, sabay nating bigyan ng magandang pag-aalalay itong si AJ, pakisabihan din po ang anak ninyo na huwag siyang magbibilad-bilad ng kanyang katawan na halos ipakita na ang pinakasisikreto niyang bahagi para hindi siya binabash. Pangalawa, alam naman po natin na hindi pa naman pinawawalang bisa ang kasal ni Aldo Rabrenica at ni Kylie. Alam niyo po na magiging magulo ang sitwasyon. At ang karagdagang kwento pa ni Nanay Christy ay 3 beses nang nagnegatibo sa antigen test si AJ kaya paano siya nagkaroon ng COVID-19. Lagi namin sinasabi na may karapatan ng mga artista na mag-deny pero mas kahanga-hanga kapag tinanggap at inamin. Magulo ang sitwasyon, sabi po niya. AJ, nag-positive siya sa COVID-19. Nag-imbestiga po kami sa shooting sa production mismo ng pelikula na iniwan muna nitong si AJ Raval. Paano kaya niya sasagutin na 3 beses siyang nagpa-antigen test? Puro ito negative. Una pag-alis, sumunod nagpa-alis at 3 pag-alis na negatibo, siya sa antigen test. So kung negatibo ka sa antigen test, wala kang COVID. Nagkakagulo po dahil kahit ang kanyang mga kasamahan sa produksyon ay hindi malaman kung kailan sila babalik. Ang sabi may last 2 days pa raw itong si AJ para kumpletuhin yung pelikula. Pero umalis nga siya, 3 beses siyang umalis at sa tuwing babalik siya, inaantay dyan silang lahat, pati itong si AJ
ay negative ang resulta. Anyway, mukha talagang itong si Christy Fermin ay nagkaroon ng kanyang pagsisiyasat. Kaya naman ito ay nasabi niya. Sabi nga ay magsasalita daw si AJ Rabal soon at kung ano man ang mga katotohanan ay marireveal na. Well, yan nga ang naging pahayag ni Christy Fermin sa ina ni AJ Rabal na once na naging artista ka, binuksan mo ang iyong buhay sa publiko, huwag mong i-expect na sasabihin mong huwag pakilaman ang buhay mo. Well, anong masasabi niyo sa ating artikulo na ito? Ilagay ang inyong opinion sa ating comment section. Images are all credit to the rightful owners and thank you for watching Showbiz Now.